pagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ako po muli si Sister Clyde, ang inyong partner sa Daily Devotion. At sa araw pong ito, hayaan niyo pong ating talakayin ang isang napakahalagang topic sa ating buhay mananampalataya. At ito po ay ang pananalangin. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng pananalangin? Dumating na po ba kayo sa punto na minsan na itatanong ninyo sa inyong sarili na kung alam ng Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan o hinaing, bakit kailangan pa nating manalangin? Ano nga ba ang kahalagahan nito sa buhay nating mga Kristiyano o kahit sa mga hindi mananampalataya? Atin pong pansinin, ang sabi po dito, ang pananalangin daw po ay tahasan o direktang pagsungguni sa Diyos. Ikalawa, ito ay direktang pakikipag-usap natin sa Kanya. Ikatlo, ito'y paraan ng pagbibigay galang, pasasalamat, pagsamba, at pagmamahal sa Diyos. At ang ikaapat, ito ay isang pribilehiyo. Sa atin po mga bilang Kristiyano, ang salitang pribilehiyo po ay nangangahulugan na isang bagay na maaaring magkaroon ng mga kondisyon sa pagbibigay nito at maaaring alisin ng mas kaunting pagsaalang-alang. Ibig sabihin po, hindi po lahat ng tao ay may pribilehiyong makalapit ng direkta sa ating Panginoon. Unang-una, marahil may tatanong ninyo kung bakit naman kaya? Ito'y sapagkat maraming paraan o maraming bagay ang nagiging dahilan upang magkaroon tayo nang hadlang sa pakikipag-usap sa Panginoon. Madalas, ito po'y atin ang alam na kung minsan tayo ay mga nagagawang kasalanan at hindi natin napagsisisihan, nagiging dahilan po ito upang kahit tayo sa ating sarili, nahihiya po tayong dumirekta sa Panginoon. Ang sabi nga po, bilang ito'y isang pribilehiyo sa Kanyang mga anak, sa tunay niyang mga anak na talagang kumikilala at umiibig sa Kanya, tayo ay malayong nakakadirekta sa Panginoon. Kung paano kaya natin humingi, dumain, at hingi ng Kanyang pabor. Atin pong talakayan ng ilang bagay kung kailan tayo dapat manalangin. Meron pong mga talanta sa Biblia na ibinigay upang maging gabay natin sa kung paano tayo mananalangin at kailan natin ito dapat gawin. Sang-ayon po sa awit 5:3, ganito po ang sinasabi. O Panginoon, sa kinaumagahay, didinggin mo ang aking tinig. Sa kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo. At magbabantay ako. Itinuturo po ng Biblia na kailangan nating manalangin sa umaga. At alam ko po, halos lahat ng mananampalataya sa tuwing sila'y gigising sa umaga, sila'y karakarakay nagpapasalamat sa Panginoon. Sa ikalawa po, manalangin sama-sama sa paghingi ng kagalingan. Isang napakahalagang aspeto po na kung tayo ay may mga karamdaman, tayo ipinapanalangin hindi lamang ng iglesia, kundi ng buong kapatiran. At dyan po'y makikita natin sa Santiago, Kabanata 5, Talatang 16. Ito po ang sinasabi. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng matuwid. Sa ikatlo po, ang sabi dito, manalangin kung nalulumbay o nalulungkot. Basahin po natin sa Aklat ng Awit, Kabanata 18, Talatang 6. Ganito po ang sinasabi. Sa aking kapanglawan ay tumawag ako at dumaing ako sa aking Diyos. Dininig niya ang aking tinig mula sa kanyang templo. At ang aking daing sa harap niya ay dumating sa loob ng kanyang mga pakinig. Kung inyo pong mapapansin sa ating mga Kristiyano, kapag tayo nalulungkot at meron tayong mga bagay na masyadong iniisip, tayo ay nauwi sa pananalangin. Iniiyak natin sa Panginoon ang bawat kabigatan. At yun po ay isa din sa turo ng Biblia sa ating mga mananampalataya. Sa ikaapat po, ang sabi dito, manalangin kung nangangailangan ng awa at
biyaya. Ating pong basahin sa aklat ng Hebreo 4:16. Ito po ang sinasabi. Magsilapit nga tayong mga may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Atin pong mapapansin na ang bilin po dito na kung tayo po ihingi ng biyaya sa Panginoon, kinakailangan din po na meron tayong sapat na tiwala sa Panginoon. Ang sabi nga, yung mga nag-aalinlangan ay huwag umasa na tatanggap ng kahit ano mula sa Panginoon. Sapagkat ang hinihingi lang naman ng Panginoon ay simpleng pananampalataya mula sa kanyang mga anak. Sa ikalima po, ang sabi ay manalangin ng sama-sama. Basahin po natin sa aklat ng Mateo 18:20. Ang sabi po dito, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Inyo po bang napapansin na kung halimbawa ang mga mananampalataya, kapwa mananampalataya ay nagsasama-sama sa kanyang presensya, di po ba na inyo rin nararamdaman o atin din nararamdaman ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan? At nandiyan na tayo ay nabibless, tayo ay nahahamon, tayo ay lumalakas. Yun ay sapagkat ang katotohanan na siya ay suma sa atin sa anumang oras at sa anumang dako. Ituloy po natin ang sabi po sa ika-anim, manalangin upang makamit ang kanyang katugunan. Basahin po natin sa Jeremias 33:3. Ito po ang sinasabi, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nga nalalaman. Ayan. Sa tuwing tayo po ay dumarating sa punto na parang hindi natin alam ang gagawin, ang sabi po ng Panginoon, tumawag tayo sa Kanya. Sabi nga, humingi, humanap, kumato, at ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Ating pong ituloy sa ikapito, manalangin upang mapalapit sa Panginoon. Isa po sa napakahalagang tagubilin ng banal na kasulatan ay yung para po tayo magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon ay huwag nating kakaligtaan na laging lumapit sa Panginoon. Basahin po natin sa Aklat ng Awit, Kabanata 145:18. Ganito po ang sinasabi. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya. Sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa Kanyang katotohanan. Ibig sabihin lamang po ng talatang ito, kung tayo po ay lalapit sa Panginoon sa katotohanan, dapat makita din ng Panginoon na sa kaiputuran ng ating puso, ang paglapit natin sa Kanya ay totoo at masasabi natin makatotohanan sapagkat marami po o ilan sa mga tao o mananampalataya kung minsan ay tumatawag lang sila at wala naman sa kanilang puso. So mahalaga po pala, tinitingnan po pala ng ating Panginoon na yung paglapit natin sa Kanya ay taos sa ating puso. Ating pong ituloy sa bilang 8, manalangin upang makamit ang Kanyang kalooban. Ayan, dumarating po sa buhay nating mananampalataya kung minsan meron tayong mga pangarap o saloobin na gustong matupad sa ating buhay. Ang sabi po pala sa banal na kasulatan, kailangan po ipanalangin natin. Kasi minsan dumadating tayo doon sa punto na parang ano nga ba ang kalooban ng Panginoon at nahihirapan tayo na ma-detect iyon. Sapagkat marahil ay hindi naman talaga tayo nakikinig sa kung ano ang kalooban niya. Ating pong basahin sa aklat ng Unang Juan, Kabanata 5:14. Ito po ang sinasabi. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anong bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. So mapapansin po natin na kung tayo po ay humihiling sa Panginoon at ito'y Kanyang kalooban, ito'y daling mapapa sa atin. Subalit may mga bagay po na hindi niya niloob na kung minsan ay nangyayari at yan ay sinasabi nila na sarili lang nating kalooban. Minsan hinahayaan po ng Panginoon yon. Unang-una para matuto tayo. Minsan kasi makulit lang talaga tayo.
hindi naman niya talaga kalooban, pero pinipilit natin. At yan nga po, dahil sa makulit tayo, nahahayaan na rin ng Panginoon dahil ang gusto pa rin ng Panginoon ay matuto tayo. Napakita niya na sa kabila ng lahat ng mga katigasan ng ulo, tutuwid pa rin tayo ng Panginoon sapagkat tayo ay kanyang mga anak. Ngunit lagi po natin bibigyan ng importansya ang kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon at hindi ang mga pawang kagustuhan lamang natin. Ituloy po natin sa Ekasyam. Ang sabi dito ay, manalangin kung nababalisa. Tulad nga po ng nabanggit ko kanina, panahon po ngayon ng pandemya. At may mga time po, ang karamihan sa atin ay nag-nervous breakdown pa dahil sa takot. Pero isa po ang nakita ko na ang pandemya pong ito ay ginagamit ng Panginoon para mas mapalapit tayo sa Kanya. The more kasi na tayo po ay nanghihina, natatakot, the more na lumalapit tayo sa Kanya. Sapagkat alam natin sa kaibuturan ng ating puso na Siya lang ang ating magiging lakas sa anumang oras. Atin pong basahin ang aklat ng Pilipos, Kabanata 4, Talatang 6. Ganito po ang sinasabi. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananalangin. At daing na may pasasalamat, ay ipakikilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang sabi po sa talatang ito, huwag daw tayong mabalisa sa lahat ng bagay. At sabi nga, sa pamamagitan ng panalangin, daing na may pasasalamat, ipakilala natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Kung minsan mapapansin natin na parang ang tingin natin sa buhay natin ay puro failure lang, huwag natin kakalimutang magpasalamat sapagkat naniniwala ako na lahat ng kabigatan sa buhay natin ay pinapalitan ng Panginoon ng kalakasan. At hindi natin masasabi na kapag Kristiyano ka na, hindi ka na makakaranas ng kabalisan. Dahil tayo tao, tayo natatakot at tayo yung mga time na minsan nga ay nagtatanong pa tayo. Pero hindi yun na masasabi natin na hindi yun dapat sapagkat kung tayo may sapat na pananampalataya sa Panginoon, hindi na natin kailangan question yun ang anumang nangyayari. Ang sabi nga ay tapat ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan at kahit kailan na hindi naman niya tayo iniwan. Kumbaga ang hinihintay lang ng Panginoon ay makita sa atin yung buong pagtitiwala natin sa Kanya. At sa panghuli po, ang sabi dito, ang bilin po ng Biblia ay manalangin ng walang patid. Ibig sabihin, talagang anytime po itong anywhere. At kung ito po ay ating gagawin sa totoo lang mga kapatid, hindi po makakapasok ang anumang masasamang isipin sa ating buhay. Naranasan nyo na po ba yung parang pag-iisa kayo ang nasa sa isip nyo Panginoon, yan, parang nakikipagkwentuhan ka sa Kanya. Although minsan, huwag nyo naman po masyadong lalaksan at baka naman sabihin sa inyo, nakakita sa inyo, nawawala na kayo sa sarili. Pero alam niyo po ba ng malaking tulong na halimbawa po meron pong panahon na nanghihina ang inyong kalooban? Minsan po, itry niyo po na kausapin ang inyong sarili. Ipaalala niyo sa Kanya ang mga pangako ng Panginoon. At yun niya, nararamdaman niyo na kayo ay nanghihina sa pananampalataya. Wala pong masama na i-rebuke niyo ng sarili. Ipaalala mo sa Kanya na, Aba, teka, si Jesucristo ay namatay para sa iyo at tulad ng kanyang pinangako na pagtagumpayan niya na ang sanlibutan ito. Hiningmayin po natin ang ating sarili. Kasi minsan po, yung rebuke po ng ibang tao, minsan magiging hurt pa yan sa atin. Minsan natitisod tayo. Huwag po natin hayaan na ibang tao mag-rebuke sa atin. Analyze po natin yung sarili natin mga kapatid sapagkat isa po sa malaki niya tulong iyon. Isa po yun sa katunayan na ang espiritong nananahan sa atin ay aktibo pa rin. So, atin pong basahin ang sinasabi dito sa Colossians 4:2. Ito po yung bilyan ha, manalangin po na walang patid. Ang sabi dito, manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y mga buyat na may pagpapasalamat. Ibig sabihin, habaan po natin yung time natin sa pananalangin. At hindi lamang sa kaya tayo nananalangin dahil meron tayong hihingin sa Panginoon. Kung hindi ang pananalangin ay pagbibigay ng pasasalamat, paggalang at respeto at pagsamba sa Panginoon, lagi natin iisipin na hindi tayo nananalangin dahil mahihingin lang tayo. Hindi tayo nananalangin sapagkat gusto natin na magkaroon ng kapalit ang lahat ng ating paglilingkod.
kundi dahil nagbabalik tayo ng pasasalamat sa mga biyayang hindi naman talaga natin deserve. Nawa po sa gabi ito ay mapagpala kayo ng mga salita ng Panginoon. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.